Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito po tayo sa lungsod ng Maynila. Makikita natin sa ating bandang kanan ay ang tanyag na Luneta Park o Rizal Park. At dito naman sa kaliwa natin ay ang bandang Manila Hotel na sikat din. Ngayon po ay babaybayin po natin ang ruta na papuntang Quezon City gamit ang binuksan pa lamang noon na NLEX Harbor Link. Ito po ay ngayong araw ng Lunes sa katanghalian ng rush hour at tingnan natin ang traffic flow. Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Rojas Boulevard. At dati-rati po, pag ako nang gagaling sa Maynila at papuntang Quezon City, ay ginagamit ko po yung daanan ng Manila City Hall, Quiapo, at ito po ay dadaan either sa Espanya o kaya naman po ay sa Launlaan para po makaabot ako eventually sa Quezon City. Meron din naman pong ibang daan gaya nitong sa may Rizal Avenue sa bandang Tayuman na dinadaanan nung original na LRT1. Ito po, pag dinire-diretso natin to, ito po ay diretso ng Monumento. O kaya naman po ay daan ng Quezon Avenue o kaya E. Rodriguez. O kaya naman po yung daan na dumadaan po sa Aurora Boulevard via Stop and Shop Santa Mesa at dire-diretso po ito papuntang Cubao, Quezon City. Ilan lang po ito sa mga ruta na usual noon na dinadaanan. At para sa atin, dun sa mga pamilyar sa mga daanan na nabanggit ko, ay alam natin na dito ay may mga traffic din at puno ng public transportation. Kaya maganda rin na meron tayong bagong matutunan na alternative route kung galing tayo ng Manila at papunta ng Quezon City. At isa po ito sa mga bagong nabuksan. Kaya tara na mga katripsters at ating daanan at kumustahin kung okay nga ba itong daan na ito papuntang Quezon City. Sa ngayon mga katripsters ay wala talaga akong napansin na mga masyadong public transportation dito. Kundi ang iwa-warning ko sa atin ay madami din talagang mga trucks na bumabaybay dito. May truck lane dito na dapat dun sila dumadaan. At may mga ilang choke points tayong makikita dito. Gaya po itong approaching na rotonda bago tayo dumating sa Mel Lopez Boulevard. Lalo na po sa mga oras na ito, katanghalian po ng rush hour ng Monday. So medyo puno po talaga yung lansangan natin kung makikita ninyo. At medyo bumper to bumper. Kaya ingat lang po tayo lalo po approaching dito sa may bandang rotonda. Ito po ay pagkatapos nating madaanan ang Intramuros compound. So, ingat-ingat lang po tayo dito sa may bandang area na ito kasi maliban sa mga trucks na naglalakihan, may mga trailers, andito yung mga private vehicles, at syempre andyan yung mga kasabayan nating mga motorista, yung mga may dala ng motor na syempre kailangan natin ding ingatan or i-watch out. Siyempre sila yung very vulnerable to injuries, no? Yung danger ng injuries, road accidents, kasi hindi sila masyadong nakikita, lalo na ng mga trucks. So ingat lang po tayo lagi sa daan at all times. At paglagpas naman po natin dito ng rotonda na ito at pagpasok natin ng Mel Lopez Boulevard ay merong mga bridges, crossing Pasig River, at mga flyovers, no? Na ang napansin ko lang po ay sana din mabigyan ng pansin ay meron po mga areas dito na may mga lubak at medyo malalim, at kung hindi po tayo handa dito at medyo mabilis ay kahit papaano masasabi kong mayayanig din talaga yung sasakyan natin. At pwede talaga mag-cause ng damage. At ito po ay hindi kataka-taka dahil ang lalaki ng mga trucks na dumadaan dito.
So, warning po at ingat lang po tayo kung dadaan tayo dito sa lugar na ito. Overall, kung alam naman natin to ay maiwasan natin siya. Pero yun nga, no, sana mabigyang pansin din ng mga otoridad natin na in charge dito sa pag-aayos ng mga kalsada natin. Kasi takaw aksidente din po ito, lalo na sa mga hindi nakakaalam, kaya yung mga motor natin na pag mabilis ang takbo ng mga motorcyclist natin, pwedeng maka-aksidente po talaga. Lalo na po at may mga kasabay tayong malalaking trucks dito na pwedeng hindi nila makita yung mga mas maliliit na sasakyan sa tabi nila o sa likuran nila. Kagaya po nitong isang flyover na approaching tayong aakyatin natin ay may mga naramdaman ako dito, napansin ako at naramdaman ng mga lubak ng aspalto na kung mabilis yung takbo ng sasakyan mo ay mayayanig talaga, no? So ingat lang po sa ating mga motorista pag paakyat na tayo dito para hindi tayo masyadong ma-damage lalo yung sasakyan din natin. At syempre po mga katripsters ay iwas aksidente na din para sa ating lahat, lalo na may mga katabi tayong malalaking trucks. Medyo may kahabaan din po pala itong Mel Lopez Boulevard. At in fairness, may kalawakan din at kalaparan yung mga kalsada natin. Maganda naman siya in general para sa akin. May mga ilang traffic lights lang syempre na pwedeng mag-slow down ng traffic. At merong mga ibang, may nakita akong parang isang segment ng lubak na kalsada na medyo may kahabaan. So ingat lang po mamaya pagdating natin doon para sa mga motoristang gagamit nitong daan na ito. So overall po ay masasabi ko na ayos naman po itong alternative na daan na ito para sa mga motorista natin. Lalo na po kung tayo po ay papunta ng Quezon City sa may bandang area ng Mindanao Avenue, dun sa mga lugar na yon ng Talipapa, sa Uyo at Bagbag, o kaya naman po papuntang Valenzuela, Caloocan, o kaya naman po papunta tayo ng NLEX going north or even NLEX going south gamit po ang Skyway. Siyempre po, baon po natin sa pagmamaneho ang pag-iingat, ang patience, ang disiplina at defensive driving lagi. At pagpasok po natin, pag-akyat po natin at pagpasok sa NLEX Harbor Link ay masasabi ko na tuloy-tuloy na yung biyahe. At maganda na yung biyahe hanggang sa dulo, makarating, tumawid ng NLEX hanggang po sa pagdating ng Mindanao Avenue. So, enjoy the trip mga katripsters and God bless us all. Always.